Bukod sa mga palamuting pamasko na handog ng Amis Recycled at ng Party Favor Souvenirs and Tutu Items, isa rin namang napakagandang piece of art ang ipinagkaloob ng Customizedstore.ph para sa Pamilya Robles. Nag-umpisang gumawa si Hilda Zapanta ng mga personalized shoes nito lamang Abril. Naisipan kong gawin to kasi since wala akong trabaho, nasa bahay lang ako, para siyempre dagdag na rin ang income namin mag-asawa. Saka marunong naman talaga ako mag-paint, mag-drawing. Kaya yun yung naisipan kong gawin ng business. Nagko-customize po ako ng sapatos, ng pwede po, din pong mga backpack, yung mga JanSport, basta canvas ang tela niya. Sunglasses, shades, tapos yung iba, gusto ng shorts, ng pantalon, nagpapadesign. Yung sombrero, yung mga cap, pwede din po. Pag-design lang po yung paggagawa nila, mga 550 po yun. Dahil ito ay online business, mabilis siyang nakakuha ng mga customer. Kaya naman hindi lang dito sa Bulacan nakararating ang kanyang produkto, maging sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Meron na po ako na Cebu, Davao, Tacloban, mga Batangas, Laguna, tapos within Metro Manila, meron na rin po. Sa Pangasinan, meron po sa mga Tarlac. Ang angking galing sa pagpinta ang puhunan, kaya naman patuloy na tinatangkilik ang kanyang mga customized shoes. Malinis din po kasi yung pagkakagawa ko kahit papaano. Hindi naman po yung sabi yung binubura na ako lang. Yung design na rin po siguro kasi meron din po kasi gumagawa na hindi po sila satisfied dun sa design. Yung kumbaga hindi sila nagagandahan. Dahil ang Pasko ay para sa mga bata, ipinagkaloob ni Hilda ang kanyang customized shoes para kina Quincy at Sofia. Yung isa Pin and Jake, yung isa Minion. Usually po kasi sa mga bata, gusto nila yung ganung design. Kaya yun, naisipan ko para unique siya kasi wala naman po nabibiling ganung design sa market. Ngayon ay atin namang alamin kung paano ginagawa ang mga cute na cute at nagagandahang design ng mga sapatos ng Customizedstore.ph. Bali, ang dedemo ko po sa inyo, yung order din po ito ng isang customer ko. Bali, ano po siya? Adventure Time, Pin and Jake. Nilagyan ko po muna siya ng base na white para po pag din-drawing, ginuhitan eh, mas kita. Kasi kung black po yung shoes, hindi po makikita yung drawing. Bisahan po natin yung harap. Kailangan natin po sa ang pintura po natin ay acrylic. Para po, kapit po siya. Basta po pang textile siya or fabric. Bali, nagmimix po muna ako ng kulay. Kapag po hindi na po natin nakita yung white, na siya, talagang yellow na siya. Pwede na po siya. Ang ginagawa ko, first coating pa lang to. Kapag natuyo na, papatulungan pa ulit po natin kasi para hindi na po kita yung white niya. Yung base niyang white. Ibablower po natin siya para matuyo po siya kagad para po mapatungan agad natin. Ito na po yung second coating natin. Habang pinatutuyuan po natin si Jake, tumuna po si Pin. Lalagyan na po natin ng varnish pagkatapos po natin pinturahan yung sapatos para po hindi siya mag-crack at mag-fade agad.
ito na po ang ating finished product ng customized shoes. Inaanyayahan ko po kayo na tanghiligin niyo po yung customystore.ph. At sigurado ko po sa inyo kapag umorder po kayo sa akin, hindi po kayo magsisisi kasi I'll do my best para po mapaganda yung gawa ko. Sa mga gusto pong makakita pa po ng kakaibang design or yung mas maraming design, pwede niyo pong bisitahin yung aking Facebook page na customystore.ph. Meron din po ako sa Instagram, customystore.ph din po. Sina Janet Dizon, Ami Arroyo, at Hilda Gallardo Zapanta. Mga ina ng tahanan na ginagamit ang kanilang ekstrang oras para kumita, ang nagsusumika upang maiangat at ipakita ang sarili nilang galing sa anumang larangan.